Magandang umaga sa atin mga bata. Okay. Ngayon ay Martes. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang MTB. Nasa ikatlong linggo na tayo, kaya Module 3. At ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng karanasan at pagbibigay ng panuto. At salamat muli kay Binibining Joanna Valerie P. Valderrama ang gumawa ng PowerPoint presentation natin ngayong linggo sa MTB. Okay, sa pag-aaral ng module na ito, bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang maisagawa mo ang mga sumusunod. Una, nakapagsasalaysay ng sariling karanasan. Gamit ang mga salitang kilos. Gagawa kayo nito sa performance task. Titikba, nakapagbibigay ng panuto na may 3 hanggang 4 na hakbang gamit ang mga pahayag sa pagsusunod-sunod. Okay. Yan ang mga dapat yung matutunan sa aralin na to. Okay. Balikan natin yung nakaraang aralin natin noong ikalawang linggo. Okay. So, basahin ang mga pangungusap at hanapin ang salitang kilos na ginamit dito. Bilugan ang salitang kilos. Okay, asan ba yung mga salitang kilos or pandiwa sa bawat pangungusap? Una, ang mga guro ay nagtanim ng mga puno kahapon. Alin dyan ang salitang kilos? Okay, tama, nagtanim. Ang salitang nagtanim ay pandiwa na tapos na. Ibig sabihin, nangyari na, nagtanim. Kasi nga, kahapon. Okay? Number 2. Dumalaw ako sa aking lolo at lola noong nakaraang bakasyon. Alin ang pandiwa dyan? Okay, wasto. Dumalaw, ang salitang dumalaw. Okay, ang salitang dumalaw ay pandiwang pang nagdaan din or nangyari na. Kasi nga, nakaraang bakasyon. Okay? Naalala niyo pa ba yun? Okay, number 3. Nagdilig si kuya ng halaman kaninang umaga. Ayan. Asan dyan ang pandiwa? Asan dyan ang salitang kilos? Yan, tama. Yung nagsalitang nagdilig. Ito ulit ay pandiwang tapos na. Kasi nangyari na. Kaninang umaga. Okay? Number 4. Naghugas ako ng mga pinggan kagabi. Ayan na naman. Kagabi. So, alin dyan ang salitang kilos? Yung salitang naghugas. Ayan ay salitang kilos na tapos na or nangyari na. Kasi kagabi pa. Ayan, number 5. Bukas ay mamamasyal kami sa parke. Bukas. Ang salitang kilos na ginamit ay mamamasyal. Tama. Since mamamasyal, ang salitang kilos na to ay gagawin pa lang. Mangyayari pa lang. So, salitang kilos na panghinaharap or mangyayari pa lang. Okay, naintindihan nyo ba? Ito yung mga pinag-aralan natin noong nakaraan linggo. Okay, magsimula tayo sa atin ng aralin. Okay, bilang panimula, nakakita ka na ba ng puno ng niyog? Paborito ko din yan. No? Maraming puno, maraming bagay ang pwede nating makuha sa puno. Ang sabi nga nila yan tree of life. Kasi mula sa ugat hanggang sa pinaka dahon, ang daming pwede nating makuha galing sa puno ng niyog. Okay? Ano-ano ang mga mapaggagamitan sa puno ng niyog. Ayan, sasabi ko lang, di ba? Yung mga ugat-ugsawat niya, pwedeng may sabi gamot. Tapos yung down niya, pag inalis yung kulay green o kulay berde, nagiging walis ting-ting. Yung pinakapuno niya, ang daming pwedeng magawa kasi nagiging siyang troso. Yan, pag naging troso siya, magiging siyang kahoy na pwedeng gawing mga gamit sa bahay.
Pag-usapan ninyo ng iyong pamilya. Sige, pag-usapan nyo. Magtanong ka kay nanay at tatay. Nanay, tatay, ano ba ang mga pwede nating mapaggagamitan sa puno ng niyo? Maraming masasabi sa inyo si nanay. Ang prutas, ginagawa nating mantika. Bukod sa magiging prutas, minsan nagiging suka pa. O, di ba? So, tanong niyan kay nanay at tatay niya. Alam nila yon. Okay, so, sa pangalawang, magbabasa tayo ng kwento para maunawaan natin ang kung ano yung sinasabi ko, bakit marami mapaggagamitan ang puno ng nyo. Bakit siya tinawag na Tree of Life sa English. Okay. Ayan. Yan. Tinagalog lang, puno ng buhay. Yan. So, meron tayong making kwento na gawa ni Grace Arbien Salvatos. Okay. Puno ng buhay. Ayan. Panahon ng tag-init, umuwi sa Quezon ang pamilya Reyes. Nakita nila ang maraming tanim na nyug sa daan. Itik na itik sa bunga ang mga ito. Ang mga iyan ay tinatawag na puno ng buhay, sabi ni Mang Herman kay Carlos. Habang tinuturo ang mga puno ng nyug. Bakit po tinawag na puno ng buhay ang nyug, tatay? Tanong ni Carlos sa kanyang tatay. Mamaya mo na sagutin iyan at bababa na tayo. Sabi naman ni Aling Marina. Matutuwa ang iyong Lolo Mario at Lola Anselma sa ating pagdating. Dagdag pa nito. Pagpasok pa lamang nila sa bakuran ay napansin na ni Carlos ang bakod na yari sa kahoy ng nyog. Yan, bakod ha, fence. Okay, o kaya, mas kilala niya tawag na parang gate. Sige. Napansin din niya na ang bahay pala ay yari din sa nyog. Siyempre, mga puno, yung mga troso. Okay. Ang hagdan, sahig, dingding, poste at maging ang mesa at mga upuan ay yari sa kahoy ng nyog. Sinasabi ko sa inyo kanina. Ang bintana at bubong naman ay yari sa dahon ng nyog. Nakita din niya ang nakapaskil na bulaklak na yari sa tangkay ng nyog at ang dahon naman ay yari sa palapa nito. Kumain muna kayo at magpahinga sandali, sabi ni Lola Anselma habang nagmamano ang mga bagong dating. Ayan, siyempre dapat magmano ha. Sa lolo at lola. Sa pagkainan ay may nakahandang buko juice. Ay, ang sarap. Buko salad, lalong masarap. At sinokmani, ay, lalong masarap. Okay. Ipapasyal ko ang aking apo mamaya sa nyugan. Masayang sabi naman ni Lolo Mario. Di ba? Okay. Napangiti si Carlo. Ngayon ay alam niya na kung bakit tinawag na puno ng buhay ang nyug. Di ba? Okay, basahin natin ang mga tanong mula dun sa kwentong ating binasa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ayan, ang bida dun ay si Carlos. Di ba? Saan sila pupunta? Saan niya ulit? Sa probinsya ng Quezon, sa lugar ng kanyang lolo at lola. Ano ang pinag-usapan nilang mag-anak habang nasa biyahe? Kasi marami silang nakikita, no, sa paligid. Tama, bakit daw tinawag na puno ng buhay ang nyug? Yan ang madalas ng tanong. Anong kaalaman ang natutunan ni Carlos sa puno ng nyo? Anong kaalaman na yan? Yan. Okay, tama. Natutuo talaga. Alam niya na ngayon kung bakit tinawag na puno ng buhay ang nyog. Kasi maraming mapaggagamitan ang puno ng nyog. Diba? Wala pa nga masyado yung tinalakay yung tungkol sa paggawa ng mantika, yung paggawa ng suka, yung sasabaw ng nyog. Diba? Tapos yung paggawa ng ano, paggawa ng, ayan, nabanggit yung gawa, yung ngipa.
Yung nipa, yan yung bubong na galing sa dahon ng niyog, tapos pinatutuyo, magiging nipa. Nipa ay nagiging bubong. Okay. Paano mo naman ipapakita ang pagpapahalaga sa puno ng niyog? Okay, sige, sagutan niyo yan ha, kung paano niyo pahalaga ang puno ng niyog. Sige nga. Unang-una, gaya ng sinabi ko dati sa AP, di ba? Huwag masyadong putol ng puno. Okay. Yes, kailangan natin ng puno, kailangan natin ng troso, pero hindi sa lahat ng bagay putol lang ng putol. Kung puputol, dapat may ipapalit. Okay. Madali namang itanim agad ang puno ng niyog kasi yung kanyang bunga, yung niyog niya, pag naging dry, madalas nilalabasan agad siya ng dahon o ipunla. Tapos may tatanim mo agad siya sa panibagong taniman niya. Okay? So, ang pagpapahalaga nito, iingatan kung puputol, kailangan lalagyan o papalitan ng bagong puno ulit ng niyog. Okay, sa mga probinsya to. At ito naman sa kagamitan naman natin, ngayong lahat ng kagamitang ating ginagamit na mula sa puno ng niyog, pahalagahan natin sa pamamagitan ng hindi pag-aaksaya. Okay, huwag itatapon, huwag isisirain. Diba? Yan ang mga dapat yung pagpapahalaga sa puno ng niyog. At marami pang iba. Okay, kung meron pa kayong naisip na hindi ko nasabi, ikwento nyo kay nanay at tatay. Okay? Or later on sa ating performance task, masasabi o magagawa o masusulat niya. Okay, next. Okay, suriin natin ang ating aralin ngayon. So, ang salitang kilos ay madalas na nagagamit sa pagsasalaysay ng ating sariling karanasan. Yan yung karanasan ni Carlos nung namasyal sila nung bakasyon sa kanyang lolo at lola. Nagagamit din ito sa pagbibigay ng panito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod tulad ng una, okay, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panghuli, pagkaraan, sumunod at iba pa. Diba? Paggagawa tayo ng instructions o tamang pagkakasunod-sunod, ito yung madalas natin ginagawa. Okay, mahalaga ito upang masunod ng maayos at tama ang anumang panuto o gawain. At I think na pag-aralan na natin ito ng second quarter, yung pagsunod sa tamang panuto o gagawa kayo ng panuto kung paano ba pagsasain. Una, hugasan ng bigas and so on and so on. Okay, napagawa ko ito na ito sa inyo noon. Okay, next. Halimbawa, o ito yung sinasabi ko nga. Una ay hugasan ng bigas. Yan, yung salitang una, di ba? Tapos yung may guhit na hugasan ay ang salitang kilos natin. Di ba? Yan ang pandiwang ginamit natin, hugasan. At pagkaraan ay lagyan. O, di ba? Yung salitang pagkaraan ay salita na nagsasabi ng panuto or susunod na gagawin, lagyan. Yung may guhit na lagyan naman ay salitang kilos. Ibig sabihin, lagyan. Okay? Nang katamtamang dami ng tubig at isalang sakalan. Kaya, yan ang naman salita, isalang. Yun, salitang kilos na isalang, ibig sabihin, gagawin pa rin nan. Ano? Ganon din yung hugasan, ganon din yung lagyan. Okay? Sumunod. Ayan, yung salitang sumunod, no? Nagpapahiwatig na naman ulit ng salita ng paggamit ng tamang panuto, okay, o tamang pagkakasunod-sunod sa gagawin. Sumunod ay pakuluin. Ayan, pakuluin ay salitang kilos ulit. Pakuluin ito hanggang kusang maluto. O, diba? So, nagagamit ang mga salitang sinabi ko sa paggawa ng panuto. Okay, magka-tandem sila, magka-partner sila ng mga salitang kilos or pandiwa. Okay. So, ito ang ating dapat na tandaan o isaisip. Pandiwa ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Tandaan niya na, ang mga salitang kilos ay maaaring nangyari na. Sinabi ko na, nangyayari pa. Okay, ibig sabihin sa ngayon, nangyayari pa. O mangyayari pa lamang. Okay. Ang mga salitang kilos na ito ay magagamit natin sa pagkukwento, kagaya ng ginawa kay ni Carlos,
o sa pagsasalaysay ng sariling karanasan at gayon din sa pagbibigay ng panuto. Yung example ko kanina, di ba, sa pagsasaing ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Okay, yan ang tatandaan natin, ha? So, bilang tayahin, ayan, may pa. Na. Oras na para sukatin ang iyong natutuhan. Isulat sa isang hiwalay na papel. Okay. Pag kayo nagsusulat sa hiwalay na papel, be sure na nasa linya, ha? At since kayo ay grade 2, papunta na ng grade 3, gusto ko ang sulat nyo ay cursive na. Okay. Kung kayang gawin sa isang grade 2 na pad paper, okay din. Kasi gusto ko may guhit. Pwedeng gawin sa intermediate pad paper, okay din. Okay? Kung gusto nyo magsulat na yung may guhit. Okay? So, para natututo kayo magsulat ng cursive na nasa tamang linya. Sumulat ng isang talata tungkol sa iyong karanasan. Ngayong may pandemya. Okay. Gumamit ng mga salitang tiro sa iyong pagsasalaysay o pagkukwento. Lagyan ng pamagat ang iyong talata. Okay, almost similar din sa pagagawa ko na performance task. Okay? So, natutuwa ako sa iyong ipinakitang kagalingan sa pag-aaral natin sa ating araling ngayong araw. Binabati kita! Yan. Okay. Salamat sa pakikinig. Keep safe. Bye!